ang Diyos. Bisawa na ko sa makita na mo'y Diyos. Lagi na sa diri na ko. Mala kung mong Diyos ko, mabuhay ko kong daotan ng matarong. Kung mabuhay ko kong daotan, dili na matabang ang Diyos na ko. Pero mabuhay kong matarong, tabang yan ang Diyos ni mo. Malang pobre ka man sa mabuhay kong sa kong matarong, alalaya rin ka sa Diyos. Di tao yung malalay ni mong Diyos. Magamit ng ginoog mga tao na iyang instrumento para maabag ni mo. Pero dili, it is God working in your life. Oh, lagi na mga mga tika sa mga kuno na kita kini kini siguro pa word di balal dino economic reasons di ka siguro sa mga blind yung matawa na ang kini sila magbuhat ng criminalidad mo man yung justification di ba na tika is but actually if those persons get reach out kung ito na yung mga madriwan na anak nila sa mga kira sa nung makadumdum ko dun yung paring wan na diha magkatika sa mga prostitute nga no tudluan sila na they can survive life not doing those evil and bad things selling their on body and soul to the devil. So mo nang means niya na iuban ni survive yun, iuban dito sa pare, gihatag ang trabaho, gitrain, nakasurvive ka lagi. Oh, nangawa. Eh ko, Father, kini mo apostolay sa mga prostitutes dali sa Cebu City, na mo nga ba, Father? Usa ka natin, basta mo tuwa lang sa mga wali, basta mo pa lang musunod sa, giitun mo sa simbahan, tanuhin sa ginong kanabin, walang pinapakyas. Puro din ni successful. Wala din na malik sila dito silang buhat ng daotan. Mga dito lang ang mga preso, mga criminal na preso, ato sila evangelize. Tugluhan na ito silang word of God. Kaya mo talaw silang mga nauwi kayo, mga unfortunate persons, nga na dagpan lang sila kayo, wala sila makatika silang kinabuhi, isang kausap, nauwi kayo na magkawala. Good for you, as young as you are, na ano parang dali, nakatika is mo, itugluhan mo, pamahalik ka sa Diyos, makapunta ng mga pagtulunan sa Ginoong, mga tabang na lang po. But what about those persons in the prison cells? Wala na, too late. Ang uban nito. So, tiyan mo, marag wala na silang buot at pulong si Gino. Kahit kubal na ngayon ilang kasing-kasi, tungkol sa dagdag na silang lagi ang gawag yung pulong si Gino sa kadulot nila. Kung na sa'yo pa lang, yan ang lang ang pulong si Gino, padutro na lang sa kong kasing-kasi sa kong kalag. Kaya kung sa'yo pa lang, the word of God would penetrate into our soul, then the more would we be successful and happy in this life. Question? Sige. Ngayon ang ipota na, ano yung question? Oo, oh, question kay. Important din na tumutubo. Sige, sige. Come for what you said. About sa I-living. About sa kanang masimba every Sunday, sa Lord's Day man na, tapos yes. Nangyong ka na, kanang dapat ma-receive yun na sa body and blood ni Christ. Yeah. So, what if, God ka nang wala pa ka confess sa pari, ang akong pamata na, asa ka dapat makontes? Dapat yun sa pari or directly to God? Mm-hmm, good question. Pero huwag kayo kung mumayag paminaw ganina. Ganyan ko ganina, nabasa mo simba ka, in a state of grace and you're doing good. Gagin mo lang mga sala, ano mga God may lang bagin niya sins. Now, you have opened that question nga, what about Brad nga, na nanakay sala, yung kalabat ka? Asa mo kang kumbisal, dahil sa basa ginoo? Or maagi magpari? Katulik mo man ka. Gawas kong protestante ka, madalit sa kasgino, gawang ay pare dito. Meron sa katulik mo doon ay pare. You see, why we have priest to absolve us of our sins? Simply because Jesus is our priest. In Matthew chapter 9, Christ absolves sins personally. Kung nag-inisaka na lang itong great high priest, Hebrews 3:1, Jesus is our great high priest, isaka na sa langit. In Matthew 9, nagpasayon sa isala personally, directly, nasa gitudlo ko kapuli. Muna yung mga paring katoliko. Hindi na sa John 20, 21 to 23, sister. I give you the Holy Spirit. He breathed on them the Holy Spirit. Whatever sins you forgive, they shall be forgiven. Whatever sins you shall not forgive, they shall not be forgiven. Pero ito yung mas ito. Para personal, gapan ang absolution at umadawa. Panindot ang mga paagi. Ang paagi na din sa itong ginumuri ang hindi ko at pinagis mga paagi. Because the priest doesn't act on their own self or their own power and authority, but they act in persona Christi as the person of Christ working the priesthood in themselves. Mabito lang yun, I absolve you in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Yeah, may mayan pa, katambagan ka. Kung budrito sa sige to, Lord, pasayin ako sa mga sala. Ang kanon ko ba kung alamin, pasayin ko na kasi mong pagpamata. Wag, yun, kung kanon. Ang bilakaw lang yan, kung mga guilty. Manang mo rin yun, I doubt their status, their spiritual and moral standing. I mean, that, but again, ikumpisal na ako ni Jesus Christ as Lord and Savior,
pasayon na siguro ko sa sala. Gidawat naman ko sa luwas na ko. Imura na angkon-angkon. Did Christ tell you in your dreams? Nga pagkatubi mo, human ka nidirikta niya, ngayon din ang Diyos nga, Alvin, ito yung mong pagdirikta na ko, nalipay ko anak, luwas ka na. Wapay na nagdang ko sukar, basta mga mula gino, ipakita sa Ginoo, halitubag ang Ginoo. How many years na lang ilang religion? So kini nga po, personally, you receive the forgiveness because the priest tells you, and the priest is the representative of Christ. Listen to St. Paul, 2 Corinthians 5:18-20. 2 Corinto, kapitulo 5, versikulo 18, ngayon po sa 20, ganoon sa pagsusunod ng simple. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us this ministry of reconciliation. So, to be reconciled with God, Christ has already given that ministry to simple. Si Pablo may nagsortin, so ginabat nilang ministeryo sa pagpasayro o pasiguli. Pagpasayro sa pagpasiguli sa tao na ito sa Diyos. Nga, kung gihatag na sa mga pari, nila San Pablo, mga apostol, gano'n mo diretsyo ka sa Diyos, nagitugyan naman ito. Masino pa ako, magkaanap. Diba? Think about it. Ikaw si Jesus Christ, imong itugyan ito sa imong kauban ng imong gahong pagpasayro, gano'n mo diretsyo ko nimo, di kumagi niya. Diba, nagsupak-supak ko nimo? Very simple. Gano'n maging mong kumpisang kaswari? So that, like Christ, Matthew 9, personal kita na pasayro ko ni Kristo. Tinaagi sa pari. Ang pari, ang pasutis pari, sulti ng Kristo, wala pasay mo na. Kung hindi sa kawang pasay mo, ngayon, Padre, kung kasal ko, Padre, kung sa'yo sa lagro, kaya nang naglibin ko, hindi sa takapasay mo, nagbuwagi sa na yung kalibin. O di mo ka makapasay mo, si Kristo din naging uli mo. Dilipan sa kong reliyon, nagsalibin ka, Lord, dawatong sa kapasyon ng Savior, ang luwas ka na dahil niya diyan, sa yung libin na ako. Uli pa diyan ko kasi yung libin. Manong dalang sinanang reliyon na kayo mga pastor, pwede ka makapagabit ng daghan, kaya luwas ka naman. No matter what sins that you do. In the Catholic Church, no. Hindi ka pwede anak. Hindi ka ka-escapo din sa simbang Katoliko. Because kung hindi ka kubayad din sa kalibutan, Matthew 5:25-26, atos purgatorio, bayaran ka na. You cannot come out of that prison, prison na sa mga kanak, kung sa mga spirito, in 1 Peter 3:19, until you pay the last penny of your sins. That is justice. That's why no purgatory, because that is just Psalm 7:11. So, what do you want to start with? When we have to go to the priest to confess our wrong sins, to be forgiven of God personally. Because kung mo direct natin sa Ginoo, that is not personal confession of sins because God did not personally forgive you. Ikaw may nag-personally sumbong niya sa iyong sala, nagpasay mo. How about God? Sayo na sayo. Ano sa mga nagagawa mo kung pasayin ko sa God the Father? Ngayon ako, God the Father, pasayin ko ako kayo, kasukot ko sa mama. Hindi, pasayin ko na din ka na ito. Ako na yung God the Father na bitaw, pasayin ko na ako kayo. Na, hinunsol din ka sa musala. Hindi na personal. That is impersonal. Personal naman si Kristo. Pag alin sa kalibutan na masayin ko sa sala, mo na binisaka ko sa langit, para naaragay ko ng presensya ni rin, nagtutuloy sa mga parang kapuli niya, na, mo pasayin mo sala. Nato ng mga membro sa simbahan. Mosa na sa Nisa, greatest gift si Kristo na palang sa cross. Saka naman siya sa langit, kung man siya naman na. Kung sa ngayon ito siya, ibigilin niya, para madawag ka po na ito siya personally. Kaya wala naman si Kristo din naman ito makita, di ba natin magkakos. Nindututan ang ginumog sa kakalaog sa langit, magpakita na ito physically, kaya magkakos na ito siya, no? Pwede pa lang, pero hindi pa nakamagot kung sa ginumog. Hindi man ito magkakot, pero sobra pa sa gatos ang ako madawag sa Nisa. Magkalawag ka, maghiusa mo ni Kristo. To the whole divinity, body, blood, humanity, and divinity of Christ, madawat mo fully. Sun si mulawas, sun si mukalag, asa ka mukalag, sun pa si mulawas, dinadawat mo siya sa in your soul. Mo na personal, Lord and Savior. Ilang personal-personal na ba ako alam mo muna-muna, ang kahapa ng mo, imagination. Because the Catholic Church is not a religion of imagination. This is a religion of truth. Kamatuuran yun, tanan. Huwag hindi rin drama-drama. Ang pare, pag kusagra sa panumbino, hindi ginadrama ka sa pare. No matter if you do not believe or you believe or not believe, it will happen. Dahil mo sa pare, pag kusagra, mawagin ang lawas, mawagin ang dugo. Musugol ka sa dili, utok ang dili. Kung sagrado ko ito, lawas ito ni Kristo. Kay kamatuuran na kung si Mahan, dili hindi ka eda. So kita po mga Katoliko, we should be sober and we should be
kanang open-minded mo dawat sa pagtulunan. No? Kaya mo lang kapisang pe, kamo Brad Alvin, kamo last tinuod, pero yung kinabuhi, wa mo maninuod. Kami nga, kasahan rin mo nga, dili ni tinuod, kaya dili ni katulik ko, kami malaging naninuod. Yung maulaw taan na rin, so tiyan ka sa kasahan nero. Nga sila, dili sila full niya sa truth. Pero naninuod sila, binutan sila, sumala silang makaya, they follow the Ten Commandments. At awal ang Jehovah's Witness, mga 7th Adventist, makakita ang kag mga sexy na makitang legs, mga pinsel, mga makitang dugha. Hindi ko makita ala. Pero sa Katolik ko, naamatas ka matura, the fullness of truth is in us. Pero talaga mga Katolik ko, kag mga disco-disco, ha? Tuwa na, mga sexy kita talan. Nakawa. Ano, huwag ka magtinginood. Naanat ang tikibo ka matura, kulang sa kamaturan na nasa simbahan, pero wala mo pinanood. Sila, doon ay nagan sila kulang, iwan sila yung isa, wala yung kumpisa, etc. Huwag alin sila yung pangunos, huwag lamawan. Pero naninood daw sila sa matutukas ako. So, we cannot also judge them. Di tama ka hukong nila. Ang atong concern is to amend our life. Nga, ako din mapasibo sa pinaboy ni Kristo. Because Jesus Christ is our true model. Si Mama Mary o si Ginoos Kristo kong itong modelo, di ba sister, brothers? Oh, yes. Question? So, any question? Come on na, bro. Ito man. Any concern, questions, mga doubts about Catholic faith? Sige, hindi ka ulo. Kailangan doon hindi ka part ako, pinpumong niya ako, Catechesis Papa. Sige kayo, i-deserve pa lang yung sunod si Manakaw na lang. Ay, mong kaulaw. So, kung nag-itag na rin mo, meron only one family. Kabalo mo sa pang reliyon, pagka-close kayo nila. Tanawa, we have an upcoming grand debate with the Iglesia ni Cristo this Friday, July 11, at the Cebu Coliseum. And the debaters and ministers of the Iglesia ni Cristo told us, me and my brother, the own brother, si Bergamon, is the president of the Catholic Defenders sa mga pulungan. Ganyan niya sa ministro sa mga Iglesia ni Cristo. Badalbin, Badramon, kanang Cebu Coliseum, 8,000 na kalingkuranan. Pero supiyan mo na ko daan, ang 5,000 na aming iglesia, 3,000 na lesa na kumiko. Tanawa sila mga pamilya, kalindo. Pag natali sila ang Pilipin, halahakot na lang, inuban niya sila inunungay. Kita, na pinukot na ng simbahan, itukot ni Kristo, away pa kay alam. Siguro ang amo na may invite, pero siguro lang pinabot mo sa kalimbo. Pagkalukin na itong katoliko niya, sa chairman pa lang, upig na tayo. Sila, 5,000, nakita ko na yun, sa kalibura ka. Sa cheering squad pa lang, lupig na ta. Ano, kata itong balay, no? Huwag kaya itong balay, itong simbahan, yung simbahan, balay mo sa Ginoo, 1 Timothy 3:15. Dapat na ta-close ka, suod ka. Sa mga buta ng espirituhan, hindi kita maulaw, may balon kita sa kumusay. Pero ang ban mo rin yun, grabe yun sila ka-close ka. No? Huwag sila reservation, na mag-praising sila, pwede ka feeling yung pwede na, ay, tinuloy ka ba? Happy ka sila ba? Kita, dahi ka ayaw. Ano man na, kaya wala kang doon nakabalo sa kong spirituality. Sila, nung sila dry, yung isang gamay, ilang pagtulo na, hindi kahit kompleto, hindi perfect. Pero ilang yung na-invite. Na-invite din nila pa yun, personal na si Pierce Cristo. Na-invite din na nila si Cristo, natin yung sila dinaboy. Isang pag-iing na tinuod. Isang pagtitinong gano'n pa sa'yo sila, kay direktor lang sila, no, ay nagdugog dati yung ipasayo sila. Pero iba hindi na naibay, gifilm yun nila. Ngayon nag-isyan sila ang pamilya. Tulog kita ang Katoliko, isang tinuod pa. Dry kayo, matusnisa, mingo yung now. Paano man nandita ka smile mo kalawat sa pare? Most good yung now? Ako ay mingo pa rin sa Brother Lim, so hindi na ito si Mano, ano man din. Kalala mo nga lawat ka sa pinakadako, pag-asa siya doon, nag-greatest gift, mo alam yung karistiga. Huwag yung smiling nito. Okay, ikaw ang dami, smiling. Gusto ko kayo ng misi. Anong di mo kata mo smile ko? Wala na itong balay. Pagka tapamunan din kayo itong simbahan. And it starts with us. Ingon pa ni Dr. Sinasal, the youth is the future of this nation. Mosad ang kaugmaon sa itong simbahan Katoliko, na anong yung mga bata nun? Kung unsan yung pag-isip yung tinabuhi, mosad ang umabot na ito. Question? So, pagkatana mo, ang magawa mo? Ang wala yung question mo, tapos na tabi the prayer. Yeah, ilan lang na kami ni si sir? O, oh, nalampas at sa oras? Last question. O, last question, before we end.
Nag-isang mata na. Oh, last 1 minute na lang. May February 6:30, last 1 minute. Oh, sige, 6:30. Tudluhan mo siya lang, magkatulik mo na lang yun. Para ikaw pa yung tapang yung pabunyag ng katulik mo siya. Yung dawas naman sa panito para makakalakot sa Suisa. Challenge sa inyo, look eh, James 5:20, kung makakabig ka kalak, hindi ka sa sahip na dalan, matamunan mo siya lang, maluwas ka, maluwas ka doon yung mong gitamangan. So, ano na yung grasya? May ganit ka, nakabig ka kalak. Ako, nangita kong kabigunan din. Kaya ng mga tao, hadlok naman ako, hadlok yung kabigunan. For example, what can you do? Invite na siya din sa katibisan. Kaya naman na muna ang sisipo. Siguro tagabalong, hindi naman. Mung work naman ni Spirit Saint Pinabo. She will appreciate the teachings of the Catholic Church. She will convert by her own. Ang Holy Spirit, kung saan niya mo convert? Acts chapter 16, verse 13. It is God who converts the heart. Isa po sa ako man magdibati ang tao kung na siya, wag niya kayong kapas sa Espiritu Santo, kaya tingkaan na kayo, bibinan niyo makabi. Kung interested mo sa debate lang, butan na mo, mag-apalot kayo mong huot-huot dito si Bukulisium, si Karong Dernis, July 11, alauna nga ito sa Lasais, doon ang topic. First topic, we will prove that St. Peter the Apostle is the visible leader of the Catholic Church that Christ founded. Na si San Pedro Apostol, mo ay makita ng Pangulo sa simbahan na itukod sa Ginoo. Mo na itong affirmative side sa debate. Namang i-debating din sa Dino, sa political science, at kadungo mo kung nila rin patigil. Kato nga mo, religious lang. Second topic, ang Iglesia ni Cristo na insane, pamatuntan nila, they will prove that Felix Y. Manalo is the true messenger of God in the last days, and I will stand in the negative. Huwag yun, mabasa sa Bible na rin ang Felix Manalo, last messenger. I don't know how they will prove that. Kanya, ay mong kabalaga, I know how to disprove that. Bago tas ka matuuran mo. Ang ako magaling, ang ako galing, kuhaan nga, kanang first question, first punch knockout ko na yun. Mahimo pa lang ba? Yun alam ko out of three punches, kung sa boxing pa. Pero ato, kanang ito na magmayo. No? Yung mga ayos, tas gino. Kung di mo katanggong, I ask your prayers. Bisan lang sa ka, Our Father, daog na lang. Kining Our Father, Lord, para rin verdal din, para daogin sila sa debate. Ito yung simbang magkakit ko tungilip din sana na. And that is, kung ano nang i-video na sa CCTN, 27, o live, o nga sa DYRF, dito ko sa radio, o siguro sa DYHPM. Nga sa Iglesia ni Cristo, hook up sa ilang channel sa TV, dito Pilipinas at dito kalibutan. Grabe na Iglesia ni Cristo, kaya dato ko na sila. So, hindi na lang tarunong dito, ang among language to be used is English at Tagalog, kaya kung katbang sa ventilasyon, international debater na rin lang. Si Padre Ramon, alang-alang akong magulang kayo, ang iyang tema about St. Peter, Bisaya man ang iyang kontra, si Ramil Parva, pwede siya ka Bisaya. Ako hindi ko pwede ka Bisaya, di Tagalog ba sa English? Hindi ako may itahasan sa negative. Pabangin niya ang protesta, yung kalimata, One Our Father, karong July 11, Friday. Si Bukulisyon, doon lang mo rin yung ma-burning house din. Hala, meron nais kung ako'y klase, at ito mo nito, klase, gawas ka mo. 1 o'clock to 6 o'clock ay duha na ka topic. Mura ng 3 hours per topic. Oh, okay.
Yeah, kami mga tambo na prayers. Time naman tayo, 6:30 lang. Halimbang ka, pasalamat sa Ginoo. At ito, ito ko atong ulo, tungo sa atin. Sana wala na itong singkasing sa presensya sa Diyos. To glorify God, let us all pray. One our Father, one our Mary, and one glory be. Kitang tanan, and then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magdungan, our Father, who art in heaven, holy your name, kitang tao, we will be on earth, as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us give God a big hand. Thanks for coming. Ang mga kalima ka, praying for salvation, spiritual salvation, that our soul will be there with hope of heaven. No. Paul means all salvation, all types of good salvation to man. For example, as a student, everybody of us wants here to pass our exams, to have 100 ang atong score sa exam, sa atong grado. Kung letters pa, A, E, mahimok pa lang, di ba? Kung gusto mo, ma-D, ma-C, ma-just passing, kung ma 75, ma 74, gusto nito makapasal. You see, God says, when you work out your own salvation and when you study as a student, if you believe in God and you do His commandments, simple says, as you obey now, as you obeyed before, even in my absence, you work out your own salvation as a student, you will succeed. Why? Because God works in you. Philippians 2:13. It is not you yourself. So do not trust in yourself alone. Proverbs 3:5, do not trust in your own self, but trust in the Lord. So we have to look at the cases. Why? Because most students who fail, who flunk in the exams, who transfer to other schools, ang uban na nag-drop out, huwag din na successful. Ang uban din na hindi mo ng mga kriminal. Some are became prostitute, etc. Mga drug lords na ikan sa nasalagin school na sa una. We cannot say that all these people who are criminals in our society are really not school. Ang uban nga ni college graduate. But why they fail in their life? Become criminals. Why? Because God is not working in their lives, Philippians 2:13, because they do not believe in God. And they do not follow and obey the commandments of God. And why? Because they do not know catechesis. Even very simple knowledge about is there a God or is there no God. For example, would you ask yourself, ano ba kayo Diyos ko? Sino-sino kabataan ko, hindi mo magkapangutanan na na? Magsigil mong simba, duhod, mong kalawak, pangpisal sa pamik. O niya, number one in your life, when you ask yourself, is there a God? Who believes that there is a God? Raise up your hand. Kung tumaan mo rin, sumunod ko ang Diyos? Okay, thank you na tanong na ito ang Diyos. But the next question is, how can you prove that there is God? Kung mamutala ko ninyo, how can you prove there is God? Huwag niyo siguro mo voluntarily raise your hand. And ano, that is a very difficult question. That is a very difficult question. And why is it because it is difficult? Because we don't know basic catechesis. We don't know why God exists. We don't know what is the proof of knowing that there is really God. Now, if you are really devoted Christians, we always listen to what the church does, what the church teaches us. It's very simple and easy to answer the question. If you ask me, Brad Alvin, why do you believe in God? And what is your proof that there is God? I will tell you that I believe in God, dear brothers and sisters, because Christ from heaven, the Son of God, has already revealed the person of God, the Father, in Himself, the Son. And the proof is, brothers and sisters, He resurrected from the dead. Nobody can do that. Who is the greatest scientist who did resurrect a dead person? Have you heard? Nanay, nag-iba na ang patay? What did you say? In other religions, for example, there is also other religions other than Christianity, other than Catholicism. For example, Buddhism.
Have you heard in Buddhism that there is a resurrection? A dead person coming back to life? No. How about in Islam, the Muslims? They also believe in God. But have you heard? Is there a proof that religion is true? Have you heard of any Muslim resurrecting from the dead? Even Muhammad did not resurrect from the dead. So they only believe in God, but they have no proof that their God is true. Well, ours, Catholicism, as Christians, we believe in God because He is revealed by the Son. And that is the proof that He is truly God Himself, because from the dead, He resurrected. Nobody can do that except God alone. God alone, no one can do that. Go to a hospital. Every person there is sad. Nobody is happy. Why? Because people in the hospital are either sick or visitors of the sick person. There is no time in history that all hospitals are empty. There is no time in history that one cemetery is already empty because everybody there has been made alive by scientists. Kanindo kung tama nagka-scientific ko, no, sister, no? Ako, biology mo kung nag-graduate sa UP. Nakakuha ko ng masteral degree sa UP Diliman. Pero wala ko makakuha masteral biology student ko sa una. Nag-graduate ko. Wala, dyan ko na ko. Basta scientist dito nga, nagtuon about life. Kaya para mabanya ang tao. Handod ka ron, puzzle mo na. Even medicine ka ron, high-tech naman ka, puno. Cannot even cure cancer. You see? So the question again would come, if you do not look at Jesus, these are my food end. You are young now, yes, amen, you are young. You're still teenager. Ako, 44 naman po, sudulo-ul ako sa interview. No? Ang ilong parahin niyo, mas manggod dito mo. Pero don't you think that 80 years, 90 years, 40, 30, is all the same when you already died? When you already in the cemetery? Then the question is, if you have no God in your life, if you do not know the destiny of going to heaven or hell, then where would you go? It's good that you have to know it here now, as early as possible, before we come to that point in our life that we cannot turn back anymore and blame our own selves because we do not study catechesis. So this is your opportunity to be here this afternoon, to listen to us, Catholic defenders, so that these things that we will share to you and impart to you could help you, guide you in your life. Not really exhaustively, natanda na lang din yung problema, yung kanyang kusin pinaboy, matuwa man ako, matubang tamo with Bible verse. But actually then, mga guidepost, mga guidelines, pinipotrina sa sibang Katoliko about faith and morals, including morals, would already is enough to guide you to survive life with success and with happiness and true joy. Amen? Amen. So, magtukong dito katekisis. Timology ni Paagi. If you do not know katekisis, then you will be at risk to where you are going. Not when you die. You will be at risk tomorrow. What will happen to you? Why? Because everything that is determined for tomorrow is what we do today. Diba? Kung siya itong kimbalurun, wala mo determine kung mag-asa ba? Malang isang graduate sa UC, with flying colors, isang pag sumakumlaw ka or kumlaw din, kung nga tayo ginusunod din na buhay. Para sa mga amiga, ang nag-graduate sa dito sa UP, kumlaw din, na kayo ginuuban sa dito sa Atis, no, sa UP, Manila. Kunya, what will happen with your life? Nag-tag-tag-tag-tag ka, huwag kayo ginuuban, huwag kayo sa dito ko nimi si katao. Selfish kayo ka. Kung mga tao na ginuuban, they are very selfish. And then, when you become selfish, ang bayo anak, awa ka kabalo sa dinita buti mo, magkapag-antos yung kasakit, anong matalan mo? Pay in love! Isa mo ganang lalaki, maunong anak babae kami din ako. Imagine mo no, isa mo ganahan ka yung boyfriend by Diyos. Kaya si Gabriel pa, kung inong pa. Say, ask yourself. No, sakto. Mga nagina, we have to know catechesis because this will determine where we are going to. If we know catechesis today, we know where we're going to tomorrow. For example, we know what is Eucharist, then that week is already determined. Every time you wake up, you will say, uy, sa mga maglawa, Bernes, Domingo, the Lord's Day, simple ito. Kaya naa sa Bible, Exodus 28-12, usana sa 10 commandments ang paglihi o pagpahulay
saan lang sa Ginoo na nag-stay? Ang kita Kristiyano, mga katulad ko, Domingo na. Sumawir ka, kaya natingkans mo ka. Kunya, another thing, iso may ato ang tuon ko si Bahan. Magpakiyot lang mata dito, magpakita sa tulinod ka sa Nina. Diloy, we have to receive the Eucharist, kaya natingkans mo ka. That the Eucharist, according to the promise of Christ in Matthew 26:28, this is my body, this is my blood. Kan ani ninyo kay ako ning lawas, ing na ninyo kay ako ning duho. Wala akong gate, at dito nga ni kay gate sa ni Kristo sa itong Ginoo, na makalawat na niya, masulgi siya sa itong lawas ng kalag. Nabalo na ito sa purpose, may we go to mass. Dili kay, wato lang sa misa birthday, obligasyon mo ko niya, kumama di boto, mamud. Manakasing ba ko, ano kalawat ko ka si sir? Aw, at ako nang bono itong tapon ko, makalawat sir. Tanawa, no, nagun kayo mga wala mga pitays diya sa katuloy kong nagaling niya, kaya mga lawat. Huwag ka balog sa nakalawat. So we have to know these things. This is the risk. Kung sa benefit din ng mga sakramento, magnata sa pusimbal, actually, all the sacraments of the church, even all the actions of the church, are all beneficial to us. Hindi ang libre para bagyo na. Hindi ang benefit sa anak, long term. Dili temporal. Dili temporal. For example, I'll tell you something. When you go to church on Sunday, bisan pang isin mo sa langisa, asa na sa Bible, basta ang imong unaw na kong simba kasi ginagalagat ka, mga lalasa ka, simple as matan mo pa mo. O, suod mo simbahan mo sa papel niya, o niya mga lawat mo, o may dalawang sala. Kanang yung Eucharistia, kaya ako lang ang Ginoo, masuod na sa yung lawas ko lang, kaya yung mga nag-itekural yun. Believe in yourself to strengthen you all the way through. Di ka na lang Domingo ha, ang ikalawat ka sa itong Ginoo, hangtod sa sunod Domingo. Ikaw sa na kamahilis ang grasya sa Ginoo kung sa itong lawas, tungkol sa itong mga sala, magagmay malundag ko, pagkasunod Domingo, makakalawat ka sa tagusan. And you will observe that when you are a lover of Christ, you go always to Mass every Sunday, you receive Him in a state of grace. Every week is always fruitful. Every week is always successful. Every week is always happy and joyful. Oh, Brad, kung saan mo nila ko, Brad, ang hita mo kung kalimpay na, parang, huwag mo dyan po ka-feel ba doon ka ng kalimpay ng tanong, Brad, parang fleeting ang kalimpay. Ang ako tamba ka na sa mga tanong, siya pa mo film yung pag-Domingo. Ba't siya gabi din yung Ginoo ka sa Santo sa Misa? Kalawa ka siya. Yung pag-angkot mo ayaw, na Ginoo, gusto mo makatagang tamagsak kong kalimpay, kaya kailan ko mong kalimpay na agian, lumalabay lang, kaya kung matagwa, gusto niyo kong katagawa ng Ginoo, na ikaw rin makatagaw kalimpay. Di mo na nabuhatan, mo na nakakaanya sa Ginoo sa misa. Every week, what? Di mo mo, uy, mo ako inferior ka rin, uy, ako'y nakaaway, uy, nakapasak mo sa kong misa. Why? Because Philippians 2:12-13, I have read to you earlier, God works in you, much more than nakakalabar ko. God works in you, mga ganyan na mga dinikatulik ko, mga sila'y nakalabar. Labi pa ng God works in us, kaya ito yung kalawat sa Kristo. Isuod yun ako sa itong lawas, huwag ka lang. So, would that Christ work? Ngayon man ang pulong? He will work if you will take Him. O, anong problema lang itong mga Katoliko? Kaya huwag ka nito appreciation, why you go to mass? Kung wala lang tag-robot ba ka? Kasi ba lang ba kayo nag-ispital? Kaya itong mga classmate, mga kuro mga religyoso, uwan lang sa kuspan nun, uwan lang sa soul. At kung mama, di buto man ba, mo na ako simba lang ako, sunod-sunod na pupunti, uwi ko sa mama. What do they deeper about understanding of why we have this mass? Actually, this is a very important gift to us. The greatest gift that God has given us is, kinsa man, Jesus, John 3:16. The sweetest verse, John 3:16. Mutuo mo, kasi Kristo may ang pinakanako, magasa sa Diyos, kaman, maratong tanan. Yes, amen. Kung niya, asa naman natin si Jesus, natuwa naman sa langit. Kung sa man sa'y greatest gift ni Jesus na ito, kaya si Jesus may itong greatest gift, ang atong greatest gift, tuwa naman sa langit, kung sa man sa'y ang gibilin niya greatest gift, siya lang yapon. Si Jesus lang yapon, amen? Asa man, sa misa. When the priest says, this is my body, that is Jesus our greatest gift. Ngayon mo man tanga din yung tamad sa simbahan ng kanawat sa misa, mo dawat ang napinangada ko, kung grasya. Dili ang greatest gift sa mong pinabuhi, mind the brothers and sisters, to graduate in new city colors, to buy a good car, to have a handsome boyfriend, to have a beautiful Coca-Cola body girlfriend. Dili na mo yung greatest gift sa mong pinabuhi. Or even to have a business, makabalag ang multi-millionaire,
yaman ka, or even to win in a lotto, biglang millionaire ka, it is the greatest gift of God to you. Even you have the whole world, it is not the greatest gift that God has given us. It is Christ. Mo na may bumo ka ng mga tao, well, capitalized. Doesn't mean that they have to be happy. Mangita sa sila dagang kwarta to be rich to be happy? No. Persons who are well catechized in the Catholic Church, disang kubre sila, wa sila'y grado, pero kay maayon mo sila katekismo sa simbahan. Mamugawalay kayo nilang tinamuhin, malipayon kayo sila. Daghan kayo mga anak ang makatuliko, managalagat sa Ginoo din tagkasugrado. Pero na yung mga tao, nga datok kayo, multimillionaire, malipayon ba sila? Dili, tingnan naman, huwag man sila makapitize. Ang katikisis mo kung niya maghapag niyo ang idea kung sa isang kumakalipay. So, actually, when we learn katikisis, we are learning about how to have true happiness on earth. Ang nakainis ko rin katikisis ba dalawin? Ba, puro na natin sa Biblia, puro na nalim ng mga katikisis, mga theological terms and theological statements, hindi mo na parang madri. Huwag man may plano magmadri, huwag may plano magpare. Actually, I'll tell you plainly, actually, catechesis would bring you happiness because it would bring you God into your life, of which God is the only and no other source of happiness. Ang Diyos naman din may tinugdan sa talagalitan. Wala din tayong tinugdan. Kaya mga material things, they are not source of happiness. See what St. Paul says in 2 Corinthians, chapter 1, 2 Corinthians, chapter 1, verse 1 to 4. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be God, even the Father of the Lord Jesus Christ, the Father of all mercies, and the God of all happiness and comfort. You see? Who is God? The God of all happiness and comfort. Why don't you want to be comforted? Kadang good day tayo, may panahon mo na ba tayo paglaon, namin na tayo magpakamatay. Don't you want to be comforted? Piling ka na comfort mo, ato ka dito to be comforted in the CR. Comfort you emotionally. Because you need comfort. Everyone of us needs comfort. Sa kami mga lalaki, na yung panahon mapakyasti, kinahanglan may tao nga mo, tabang na mo, parang paglipo na mo, ano din ito mag-add ko sa daw pangguhan. Na kung sa may nakita na itong comfort among us, sa itong mga peers, sa itong mga barkada, na kaya problema, add ko dito sa inuman, add ko sa lapaksa. You see, when you go around the city every night, you can see as young as you are, kung pamihan yung edad, tuwa ka na panggo, square, kulong lang mga batang mo, smart pangod pa nyo, high school pa. Kamu galing sa ganyan, katong high school, abad, elementary pa kayo siguro na, grade 6. Nagtanggay nito, inom-inom, mga babae, sigarilyo. They need comfort, that's why they are there, because they're looking for comfort. But the true comfort, according to scriptures, 2 Corinthians 1, 3 to 4, God is the God of happiness and comfort. So when we go to God, every time we go back to God, we are comforted. We are given joy. Kung makasalat ka, alam mo na itong kasakitan o kapatyasan, gitan mo na sa itong mga daotang buhat. Kana mga upya ka, mahilig ka magkudigo, it will come back to you. Ang sabi, come back, ito kung masaktan ka sa bestahan, buong ka diretso. Kung hindi ka masaktan, okay na ako lang. When you graduate, hindi ka kamao sa trabaho. Malaging instead, the computer ka graduate, add ko ka dito, nagsislady ka, hindi pa mo kaya ang computer, wak may mga programming, hindi makakamaw, ma-interviewin ka dito sa mga dagpong ang mga programmer, hindi makakakasal. So add ko lang ka nagsislady, tungod ka ng upya ka. So you suffer because of your wrongdoing when you were in college. But if you have God, makakatpon ka na, nakabata pa ka, nakakumpya ka sa mong classmate. Pero nakakatpon na nag-Diyos yung kinabuhi, makaanggo ka rin ako nga sa'yo, dahil na, as early as possible, mapug ka na. So you learn to study by your own. Maghapok ka. Mag-goodlay ka. Isa na, adlaw lang sa iyong kadlawan, mamata ka, magtuon ka sa iyong libro para lang ikaw kapamupya. And then who gets the benefit of passing good grades? Ikaw yan po. Because you're doing wrong.
good, not bad. And why have you done good? It's not because you have no God, you cannot do good without God. Hindi ko na, namin lagi mga kaya ginoong brad. Alvin, mga butan lagi. Ha? Doon ay mga kaya ginoong butan? Kato si Hitler, kung ito ginoong butan to. Ay, that statement, hindi kumutuan na. Don't tell me that lie. Eh, basta wala ni kay ginoong, you cannot do anything good, puro na ginagawtan. Number one, kada mo doon ka kaya ginoong, di ba? Supian na yung mga kaya ginoong. And is it good? Magsangaw-sangaw pang wala yung Diyos? Mayo ba na? And then, what happened in their life? Because all kasi may Diyos, hindi silang contribute to buying silang pamilya. They're selfish. Na puro nilang lihok, ilang activity, yung ilang mga desires, puro na yun para sa ilang pagalihon towards themselves. Walang they use people, they are opportunistic, and they don't care about other people's feelings. Walang the more you have no God in your life, the more you will hurt yourself, and you, the more you will also hurt people around you. One of the negative cases, to let us realize how much God means to us in our life. The more we are catechized, the more we know God. And the more we know God, the more we can love God better. And the more we can love ourselves, and the more we can love our fellow men. Because kids may naghatag sa kusubo na tugugma ko ng Diyos, ikaw lang kong kasi katao. Wala yung tao ng subo ni, kung wala pa si Kristo manis kalimutan, o na, wala yung disulat ni Balata Sulatan, hantun ka ron, magkita ka pa ng imig, mo din yung fundamental law, why we are men. Anong tao ka ng tao ng kalimutan? Kung wala yung pasulat ni Jesus Christ ng Matthew, wala ka ba sa liya itong meaning ano yung atong pinabuhi, kanong ipakatawag sa Diyos ng kalimutan? Kung saan na nga balao? Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Jesus said to him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Muna, kung huwag ka makakatikais, saan mo yung paghihugma sa Diyos sa tibuok ni mong unahuna na huwag mong dali ka makahuna-huna ng mga spiritual things. Huwag kaya tigisin, malangin mong unahuna, kumuray mong bukuya, imong score, kung gusto yung kama, ikaw na ibayad sa klase, puro selfishness. Mura dyan yung unahuna ang firme. Kaya huwag mag-interest about loving God, kaya huwag mag-ikatikisin. You see how important is catechesis? It would lead you to follow those three greatest commandments to love God. Dili lang kay half. Why yung dili si Jesus Christ ka? Pwede ra ang iyong gugma 50%, 50% dito sa mga butang sa kalimutan. Pwede ra ang tibok yung muna-una, matagadlaw. Pwede ra gyan po 80% sa ako, 20% po sa kalimutan. All good, all your strength, tanan yung liho, tanan activity, always for the glory of God. Iglesia na nabuhapon ba dalbi? Iglesia lagi ko kung na makatigas. But when we are katigas, sa'yo na may nabuhapon. That's why we fail. If you do not attend this catechesis, I tell you, after this semester na, hindi rin yung ubang mga failure. Kung hindi rin magali sa klase, siguro sa paglawas, magkasakit-sakit na. Di malasun ka ba? Kung hindi magali kita mismo may di malasun na atong pamilya, do you believe in that? Kung kamo mabutong daw ta, lang ako sa maiksuma, kadamay sa ito, itong militanan, di malasun sila ng negosyo. Manong hindi, tibikatikas, so that we can only choose one way, not the way of Satan, to perdition, to destruction, to failure, but only one way to Christ, to God. And that is the way to success and happiness. That's why we have to study catechesis. Amen? Amen. Amen. Nakatagmatis, manulit mo. No? Kaya hindi rin ito makatulad sa pagtulungan. And we will try our best na alam mo ma-impart sa inyo ng mga pagtulungan sa simbahan, makadalag ng binitisyo. Hindi may mga istorya din mga theological terms ng mga mga seminarista. Kanag yung layman's terms na masabtan din ninyo, madalagin ninyo, ma-share din ninyo dito sa inyo mga iksukon sa balay, sa inyo mga classmates sa boarding house, o sa mga tao, mga imamat din ninyo din sa atong dapit, o asa mga mga provincial din sa syudad. So that is our purpose of having catechesis. Any question? After the open forum, hindi na kayo magdugay, no? Start out topic next week lang yung Tuesday. So, kung hindi mo invite more people, kaya I will discuss. Direct sulay lang kung kayo ma next week.
is about the Eucharist. Nga nung malimbata sa misa, nung mga lawat yun, ta, mga tatig, noon sa ibinipis yung makuha, at ang lahat yan galing sa itong ginabuhi, lagi na kita mga sudyante. So, panam mo yun next week, sister. Any questions? Isang mga question nga, doubts, concerns, questions about faith? Sige, pumunta na mo, eh. Ay, lang mo kaulaw, eh. Ako ba ni-entertain mo pumunta na, eh. Kapag gabi ko sa inyong edad, ganyan din mo pumunta na? Sige, sister, kung siya, ayun, Isa ba yung pumunta na? Oo. Isa rin sa kayo, pag ano? Nakak, ito ka din. Ang dali, sister. If you don't have God, you fail. Yes. So some people will be becoming criminals, prostitutes, and sa unta pa mga criminal nga. Then how about sa mga pobre brothers nga para? They believe in God, they have faith in God, but they have no other choice but to do such bad deeds and bad jobs just to survive and just to live. How sama na sila brothers? Are they kana? Actually, when we are born into a Catholic family, poor or rich, we have no excuse. Kung saan sa kapubring pamilya, gibunyagan ka, gitutuhan ka sa pari kung unsa imong tulungan unsa imong anak. Kung ang datuwal ka ni sister na sa itong pagkabata, huwag tatuluig sa itong dalan. Kaya tuloy ka ng kapubre, poverty is not a hindrance to serve God and to do away with evil works. That is a bad excuse. Nga tungkol kay pobre man ko, Brother Alvin, nag-prostitute na lang ko para maragdabi ko, hindi na mauwi. You cannot justify an evil thing, an evil action because of your good intention. The end just does not justify.